hatid ni Chila Bulahan, umamin na sa pagligpit sa nawawalang seaman, patindi ng patindi ang mga naging revelasyon na isinisiwalat ng mga sangkot sa biglaang pagkawala ng seaman na si Marnel Bulahan. Naging viral nga ngayon sa social media ang tungkol di umano sa pag-amin ng kapatid ng misis ni Marnel Bulahan sa mga nalalaman di umano nito sa pagligpit sa nasabing seaman. Kaya ayon sa mga netizens ay mukhang nakukonsensya na yata ito sa kanilang ginawa. Hindi na ba ito nakakatulog sa gabi at sila'y inuusig na ng kanilang konsensya? Saan nga ba nila itinago si Marnel Bulahan? Ayon nga sa balita ay hanggang ngayon ay hindi pa natagpuan ang nawawalang seaman kahit ang Team RTIA at Team J. Costura ay biguro itong mahanap. Mahigit 6 na buwan na nga itong nawawala. Kung ating matatandaan ay dumulog nga ang kapatid na si Nelmar Bulahan sa programa ni Idol Rafi Tulfo para mahanap ang kanilang kapatid ngunit hanggang sa ngayon ay bigo pa rin silang mahanap ito. Kaya ayon nga sa kapatid na babae ng nawawalang seaman na si Rosnel Bulahan Davis sa kanyang bagong social media account update sa adnya, ang dami na po naming napuntahan na manghuhula. Ni isa talaga sa kanila walang nakakatukoy kung nasaan si Marnel. Anak talaga siguro ng demonyo ang may gawa nun sa kanya sa sobrang tagal na di man lang nakukonsensya sa ginawa nila. Tandaan niyo, buhay pa kayo pero sinusunog na kaluluwa niyo. Sana ano ginawa niyo kay Marnel ay doble-doble ang magiging balik sa inyo. 6 months na po akong walang maayos na tulog, buti na lang nakakapagtrabaho pa rin ako kasi kailangan. Ganun din po ang sakripisyo ni Kuya Mar. Umuwi pa siya dyan sa Capiz para mag-asikaso at mahanap si Kuya Marnel. Hindi na po nakaka-uwi o nakikita ni Kuya Mar yung mga anak niya sa Manila. Araw at gabi po ako umiiyak kasi iniisip ko kung ano nangyari kay Kuya Marnel. Bakit siya nawala? Sino ang may gawa? Pinapahirapan ba siya? Kasi hindi niya po deserve yun. Mabait po yung kuya ko, stricto pero nasa lugar. Mahilig mangaral at matulungin po siya. Kahit kailan po di ako napalo nun o kahit pitik man lang. Si Kuya Mar po ay matikas at mabilis sa lahat ng bagay, responsable at napakasipag. Sayang lang po kasi ang bata pa niya, marami pa siyang pangarap sa buhay. Lalong-lalo na sa dalawa niyang anak. Chila, ikaw lang talaga ang hinihintay ng taong bayan na magsalita. Asan si Marnel? Kung hindi man kayo ang gumawa sa pagkawala niya, alam ko na alam mo kung sino ang may gawa sa pagkawala niya. Pero ang tibay ng sikmura at mukha niyong lahat, nakakatulog pa ba kayo ng maayos? May kasabihan po tayo na blood is thicker than water, which is true. Ang pamilya at kapatid po ay kusang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi po natin hiningi o pinili ito. Pero tandaan rin po sana natin at huwag kalimutan na ang asawa po ay pinili natin sa milyon-milyong taong sa mundo. Iisang tao lang ang pinili natin para makasama habang buhay at para may katuwang sa buhay, sa pagpapalaki ng mga anak at pagbuo ng pamilya. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Naniniwala ako na binawian nila ng buhay tapos pinapirma muna kung bakit agad-agad nakapangalan sa kanya lahat ng ari-arian. Pag lumabas na ang ari-arian ni Marnel na punta sa babae, tsak sure na sila na talaga ang may kasalanan. Tas biglang widow o biyuda, matik yun sila ang salarin kasi malaki ang lupain ni Marnel. Right kaya nga ang habol ng side ni babae, opinion ko lang po yun. Alam niyo ma'am, sa dami ko naisip, kahit ano gawin ko, iisa lang na sa isip ko na sa bahay lang siya. Ibinaon sa kubo, siguro kasi doon siya huling nakita at tingnan niyo nakita yung buta, baka tinapon yun sa ilog. May mga kasabuat to gumawa linis na linis bahay at kubo lang ang hindi hinukay. I'm sure doon siya na itago. Kung kapatid ko ginawa ng ganyan, ibubuhis ko ang buhay ko makita lang ang katawan niya. Oo, di man lang siya makitaan ng kalungkutan tapos sa interview niya sa part 1 kay Idol Rafi Tulfo, parang ang among tupa. Saka napansin ko rin sa part 1 interview para tinuruan lang siya ng kapatid na teacher. Ano ba natapos ng babae na yan? Bakit nasa talampakan ng utak niya? Wala sa puso niya ang mga idea niya. Kasi nung sabi ni Idol Rafi na mananawagan siya para sa hobby niya,
Sagot ni Chila na sa tabi naman daw niya kapatid niya, na ibig sabihin yung kapatid na lang ang manawagan. Sabi naman ni Idol Rafi, siya dapat ang manawagan kasi siya yung asawa. Nananawagan naman ang Chila na yan ng walang sakit at lungkot na nararamdaman. Bakit kaya malaya pa siya sa kabila ng lahat ng butas nila? Kawawa talaga kung iisipin si Sir Marnil, kasi mukha talagang pinagkaisahan siya kasama ang Chila na yan, kasi kung wala talaga sila kinalaman, mag-aalboruto bilang asawa. Sana lang si Sir Marnil buhay pa. Asawa ng nawawalang seaman, simple lang ang gusto ng netizen sa iyo, ang magbigay ka ng statement sa pagkawala niya. Dahil kayo ang last contact person ni Nini Marnil. Normal na magpahayag or magbigay ka ng kasagutan sa dapat na itanong sa iyo. Dahil asawa ka ni Marnil. Kung suspek ka nga sa iba't ibang kaso, hindi pwedeng hindi ka kuna ng statement. Ikaw na asawa mo ang nawawala. Walang statement na ibinigay? Bakit? Paanong di niya sabihin na widow? Alam niya sa sarili niya na wala na si Marnil. Binawian na ng buhay ng buong pamilya niya kasabwat ang baklang teacher na yan. Pero ang pinakaberdugo dyan yung isa pang kapatid nila na lalaki. Noong pumunta ang kapatid ni Marnil para hanapin si Marnil, umiiwas doon mo makikita na guilty talaga, saka kung mga walang sala yan magpapakita sa NBI to clarify na wala silang kinalaman. Kaso nga, guilty. Ubod ng kasinungalingan, yang asawa na yan. Parang ginaya niya lahat ang palabas sa TV. Ang galing mong magdrama na kontrabida. Natatawa ako sa'yo. Kung hindi mo alam bakit nagtatago kayo, kung hindi ikaw sino, kung hindi mo alam kung saan si Marnil, anong klaseng asawa ka? Napakababaw na dahilan naman yan, Chila Fuliga. Hindi mo na yata alam kung ano na gagawin o masagot mo. Halatang halata ka na ang tigas ng puso mo hanggang kailan pa? Hanggang buhay ka ba matago ang katotohanan? For Dios ko santo naman, Chila. Magkano ba binayad mo sa abogado mo? Siguradong pira lang din habol sa'yo. Kung sa akin lang mas mabuti na yan mauubos pira mo, kasi pira yan ni Marnil Bulaha ng mister mo. Galing sa paus niya, hindi sa'yo. Mas mabuti pa talagang mauubos yan sa'yo. Lahat ang pinagpagura ni Marnil, lahat sa lahat sana, kasi kung naawa ka sa mga anak mo, hindi mo yan sana mangyari at hindi mo yun gagawin. Kung nag-iisip kayo magkapatid, pwede naman siya hiwalayan kung ayaw niya na. Sa kanya, bakit kailangan pa bawian yun ang buhay? Sa anak mo na lang sana naaawa ka, pero hindi, nadadamay na anak mo. Masakit pala sa'yo bakit hindi ka humarap at sabihin ang totoo, at bakit itinago mo pa sa mga anak mo. Para matapos na ito, tulong-tulong tayo maparating kay Duterte itong case na ito. Iwan ko lang kung hindi pa sila makapagsalita. 6 months na po itong kaso, mayroon namang manggagamot na pwedeng makipag-usap sa kaluluwa para malaman kung nasaan talaga si Marnil Bulahan.